Hi guys, welcome to our third episode of Every Nook and Cranny. Ngayon meron tayong guest, as you can see meron akong space dito sa side ko. Kilala niyo na siya if you have followed us on TikTok or sa Facebook page ng Magic Manila. Without further ado, invite natin dito si Tito James ng Magic Manila. Thank you. Ayan. Thank you, Ian. Thank you for inviting me. So, actually, this is my first time na magpa-podcast. So, medyo kabado ako, but at the same time, excited kasi this is my first time. Tignan natin kung ano, kung maganda yung magiging ano. Actually, para sa mga hindi nakakaalam, maganda yung mga pag-uusapan natin ngayon. Yep. Interesting topics. Actually, ano, yun nga, isa sa mga bagay na pag-uusapan namin is yung content mo sa TikTok and sa YouTube. If you don't know yet, merong separate na content na ginagawa si Tito James sa TikTok tsaka sa YouTube. Can you run us through ano yung mga type ng content na meron ka? Okay, sige, ganito. Usually kapag naririnig ng tao yung TikTok, ang first thing na pumapasok sa isip nila is usually sayaw, diba? Okay. Well, sad to say, hindi ako marunong sumayaw. So, gumawa ako ng sarili kong channel sa TikTok na nagfe-feature ako ng mga interesting topics. Mm. Okay. So, may idea ka kung ano? Oh, napanood ko naman. Pero syempre, for our listeners and viewers na rin, can you tell us kung ano yung mga interesting topics na to? Okay, sige, ganito na lang. Para may kwento ko sa inyo kung ano yung topics na featured ko sa aking channel. Ikukwento ko na lang muna yung history kung paano nag-upisa yung TikTok channel. Okay. So, almost all of us nung pandemic, kung maalala mo, di ba? Sobrang bored tayo niyan na up to the point na yung mga dating walang TikTok is nag-install ng TikTok, di ba? Mm-hmm. Kasi ang ganda nung ano yan, ang ganda nung offer ng TikTok di ba? Mm-hmm. Short videos, di ba? Pag ayaw mo, swipe mo lang. Ganyan. Tapos ako, ang una kong kinontent nun sa TikTok, since ano ako eh, mahilig ako manood ng movies. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Pero average ano lang ako, average viewer lang ako. Okay. Okay? Mahilig ako sa mga horror movies. Kahit anong genre, pinapanood ko eh. Uh-huh. Basta movies. So, ang una kong content na ginawa nun sa TikTok is, china-challenge ko yung mga tao na bigyan ako ng mga emojis. Mm-hmm. Tapos, from that emojis, susubukan kong hulaan kung ano yung movie. Ah, so, may movie sila, pero in the form of emojis. Yes, that's correct. Kunwari, for example, nagbigay ng wizard hat tapos kidlat lightning. Syempre ikaw anong hula mo doon? Harry Potter. Okay, di ba? Simple, di ba? Yeah. So ganun tumatakbo siguro nakapag-upload ako ng ano mga 4 videos. Mm-hmm. Tapos nasa TikTok ako noon, browse ako ng videos. Mayroong isang video na kumuha ng attention ko. Mm-hmm. Okay. So pagtingin ko, yung lalaki may pinakita siyang isang iceberg chart kung tawagin. Uh-huh. Familiar ka sa iceberg chart? Iceberg. Oh, parang yung levels ng, for example, iceberg, yung tip, yung pinakataas, yung tip, parang pinaka-normal or easy. Depende sa kung ano mang category nun. Oh, that's correct. Pero para madaling maintindihan ng mga nakikinig sa atin, ang una, siguro ganito, pinaka-example ko na lang, picture siya ng isang iceberg, tapos nahati siya sa iba't ibang level. Mm-hmm. Ang pinakauna ko kasi nakita na iceberg chart is about sa internet. Okay. So yung tip, yung nasa tuktok, ang mga nandun is, ano ba yung mga common na ano? Facebook, di ba? Google. Yan yung mga madali natin ma-access. Mm-hmm. Tapos doon na sa may bottom part, yung nakasubmerge na sa tubig, mm-hmm, is yung deep web. Uh-huh. Tapos yung pinakamalalim, yung doon na sa madilim na part, dark web. Mm-hmm. Parang ganyan. So, merong gumawa ng iceberg chart, pero hindi about internet. Okay. About horror movies. So ako, na mahilig manood ng movies, nakita ko yun, sabi ko, uy, ayos to. Iceberg chart, pero ang mga nakalista is mga horror movies. Mm-hmm. At saka hindi lang horror movies, horror and disturbing movies. Okay. And guess what? 7 level siya. 7. Normally ba, ilang levels lang? Hindi. Yung in-example ko kanina is 3 level lang, di ba? Ah, okay. So kung imagine mo yun, 7 level, ang dami nun. Mm-hmm. Ang dami nun. So ibig sabihin, ganito, para mas madaling mo magets. Okay. Meron ako ditong nahanap ko yung yung example ng iceberg. Wait, mm-hmm, lang, para to yan lock.
iceberg. Yan, yan. Slide. Ayan. Ayan, nakikita mo? Okay. Yung ano, dami ah. Subukan ko ipakita sa ating mga viewers. Ayan. Sana nakikita nila. Ayan. So again, ang itsura niya is isang picture ng iceberg, tapos nahati siya sa iba't ibang levels, tapos sa bawat level, merong list ng mga movies. So nung una, akala ko, habang palalim ng palalim, is palala ng palala, yung gaano ba siya ka-disturbing. Pero based on my research, ang pinagbabasihan to sa ano, obscurity niya. What do you mean obscurity? Kung ano siya. For example, yung top part is yung well-known sa mga tao. To give an example, ayan, tingnan mo, sige, ikaw magsabi ko ano yung mga nasa list. Nasa pinakataas, Friday the 13th, Child's Play, A Nightmare on Elm Street, Insidious, The Grudge, mga common. Yung, oh man, di ba? I'm sure, halos lahat na yan napanood yep. mo. Oo, oh, napanood na lahat. Ano yung pinaka-favorite mo dyan? Siguro Friday the 13th kasi ewan ko, gusto ko si Jason eh. Tsaka isa yan sa mga ano na unang slasher movies eh, di ba? Kaya naging icon yan si, ano, si Jason, di ba? Ako, halos hindi ako makapili dyan ng ano yun, ang favorite ko kasi yan yung mga ano yun, yung mga parang starter pack eh. No? Kung mahilig ka sa horror movies, yan yung mga starter pack eh. Ang pinaka-ayaw ko lang siguro dyan, Pops, yung ano. Ikaw, anong pinaka-ayaw mo dyan? Anong pinaka... Siguro Scream. Bakit? Paulit-ulit kasi yung ano eh. Parang same premise. Actually, lahat naman kahit Friday the 13th, paulit-ulit yung premise na ganun, yung may killer, tapos eventually mamatay, tapos mabuhay ulit. Parang ganun. Pero napanood mo na siya lahat, halos lahat. No? Scream? Oo, oh, halos lahat. Yung series lang, hindi. Siguro ang pinakaayaw ko dyan, Pops, yung ano, Child's Play, tsaka yung Annabelle. Bakit? Ang dami niya kasing dull moments eh. Di ba? Hindi, seryoso, di ba? Kung ang daming dull moments. No? Seryoso, Child's Play, tsaka Annabelle. Pero ano, no joke. Hindi. Familiar ka sa Annabelle sa Conjuring? Oo, oh, ano. Diba? Kasi ano yan, magkakakonnect yan yung Annabelle Conjuring. Kung familiar ka dun sa ano, kina Ed Lorraine tsaka Ed Warren. Ed, ano? Anong name nila? Ed Warren tsaka Lorraine Warren. Yan, yan, correct. Naginampanan ni si Ed ginampanan ni Patrick Wilson. Oh, Patrick which Wilson. Is, kasi yung Annabelle, hawak siya ng Warner Brothers, di ba? Tapos same sa... Eh, ito, fun fact lang to ah. Yung Annabelle, hawak siya ng Warner Brothers. Tapos, yung Aquaman ni Jason Momoa, hawak din siya ng Warner Brothers, di ba? Fun fact lang to. Share ko lang sa mga nakikinig sa atin na baka na hindi nila to alam. Si Patrick Wilson, parehas gumanap doon. Sa Annabelle, nandun si Patrick Wilson. Siya nga yung si Ed. Uh-oh. Tapos sa Aquaman, siya, nandun din si Patrick Wilson. But parang di ko... Siya yung pinakakalaban doon. Siya yung siya ano. Siya ba yun? Oo, siya yun. Si Patrick, baka hindi ko lang naalala. Si Patrick Wilson yun. Tapos fun fact lang dahil sa ganun. Siguro, familiar ka sa mga Easter eggs. Di ba? May mabibigay ka ba sa akin example lang ano, isang Easter egg sa movies? Ah, ang dami. Pero alam mo yun, pag nag-iisip ako ngayon, wala akong maalala. Mostly ang gumagawa niyan mga ang Disney eh. Oo, Disney, mga Marvel meron din. Marvel ang dami nila, 'di ba? Since baka kasi nabili na ng Disney si Marvel, baka nag-start sila ng ganoon. Tapos hindi nagpatalo yung ano. Although Aquaman is DC, meron din sila, may eksena sa Aquaman na nung unang lubog ni ano pangalan ng babae doon? Hera. Oo, unang lubog ni Hera tsaka ni Aquaman sa tubig. May baso-basura. Nandun si Annabelle. Hindi ko alam yun ah. Oo, seryoso. Kahit i-search nyo ngayon sa internet, basta type nyo lang search Annabelle man. Easter egg sa Aquaman nandun. Tapos ang nakakatawa naman nun, sa Annabelle, kasi na-feature dun yung ano eh, yung museum ni na Ed, tsaka ni na Lorraine, dun nila nilalagay yung mga ano eh, artifacts. Diba? Haunted artifacts. Oo. Meron naman dun emblem na makikita mo sa Aquaman. Ah, anong emblem yun? Iisip ko kanina, parang andun yung trident eh. Hindi, wala naman. Emblem na maiko-connect mo sa Aquaman. So, ang galing, di ba? Ang galing nung nakakaisip na gawan mo ganun. Pero teka lang, napansin ko, kasi ang daming movies yun eh. Parang sa isang level, merong minimum 7 or 8 movies. So, napanood mo lahat yan? Yes. Kasi nga, gusto ko siyang gawan ng content sa TikTok. So, challenge ko yung sarili ko. Panoorin hanggang sa ibabang level. Actually, naalala ko nga dati na tinatanong kita tungkol dito. Pero hindi ko siya napanood lahat. Parang may mga, lalo na yung nasa baba, parang hindi ko kaya. May time na nung pinapanood ko yung nasa lower levels, parang hindi ko kaya. Parang, alam mo yun? Parang oh, kasi
naapektuhan yung mental health ko. Di ko alam kung ano, o parang, ewan. Kasi sobrang disturbing yung mga bottom na part. Sa totoo lang, naglakas lang ako ng loob na gumawa ng content sa TikTok out of this. Hindi ako magaling sa storytelling. Mm-hmm. Tapos hindi rin ako isang movie critic. So normal lang din ako na nanonood ng movies. Mm-hmm. Ang pinaka ikinalaman ko lang siguro dito is kaya ko. Mm-hmm. Kaya ko. Hindi ako madaling maapektuhan. Mm-hmm. So ako chine-challenge ko sarili ko. Pero para magkaroon din ulit sila ng ideas, sige, tingnan mo ko ano yung mga nasa second level. Second level, Saw, isa sa mga favorite ko, The Texas Chainsaw Massacre, The Hills of Ice, Midsommar, House of 1000 Corpses, yan. Grabe, ito na Human Centipede. Human Centipede, diba? So, imaginein mo, Human second Centipede, level. So, The Hills of Ice, nandun na sa second level. What more pa kaya yung third pababa? Mm-hmm. Diba? Pero, sa totoo, hindi naman lahat ng movies nilagay dito. Oh, syempre. Oh. Ano lang siya, para lang magbigay ng idea kung ano ba yung mga nandun sa first part at second part. Sa second level na yan, meron ka bang favorite? Second level, so. Ah, so, oo. So talaga. James Wan, di ba? Same as director ng Conjuring. Ng Annabelle. Tapos, Hostel, maganda rin, di ba? Ah, maganda rin. Quentin Tarantino yata yung first niyan eh. So, asahan. Yung second at third yata, iba. Di na, iba. Tapos, fun fact lang din. May nakapagkwento sa akin na yung Saw pala is parang ano lang yan, two-man project lang. Oh, di ba yung one is parang indie oo, siya? Tama. So parang nagulat. Nagulat nga rin ako eh. Actually, makikita mo na indie kasi isang lugar lang eh. Mm. Pero maganda kasi parang yung kwento kung paano yung ginawa. Oo, tsaka yung twist. Mm, yung mahilig ako sa mga movies na may twist eh. Parang yun yung hilig ko. Tsaka siguro talaga halatang two-man project lang yung Saw kasi James Wan na. Sino kayong pangalawa? Kasi James 2. Tapos sige, bago at tingnan natin yung ika-third level. Ano yung mga nakikita sa third level? Salo, or the 120 Days, Martyrs, a Serbian film, 3 lang yun, The House That Jack Built, Suicide Club, The Human Centipede 2, Shoujo Tsubaki, hindi ako familiar sa iba eh. Meron ka bang napanood dyan? Salo, napanood yan. Martyrs, hindi ko masyadong napanood lahat. Kasing haba eh. A Serbian film, napanood ko. Cannibal Holocaust, The House That Jack Built. Yan. Alam mo, parang pagdating sa marami ako nakikitang post sa Facebook na wag mo daw panoorin yung Serbian film. Mm-hmm. Salo, ikaw napanood mo? Panood ko. Pwede bang bigyan mo sila ng idea kung ano yung Serbian film? Parang siya eh. Yung lalaki pornstar siya eh. Pornstar ba siya? Pornstar. Ay, sorry. Yeah, sige, okay. Edit ko yan. Pero yun nga, pornstar siya. Mm-hmm. Tapos parang, yung ibang terms, itatago na lang natin para hindi na masyado. Mm-hmm. Parang marami siyang in a nutshell, parang madami siyang mga taboo na subject na, na meron doon. Siyempre, yung corn is naman sa lahat. Mm-hmm. Pero yung ano nga ba yung term na yun? Kapag family member. Yun. Aside from that, syempre yung PDF file. Sobrang disturbing talaga yun. Lalo kung hindi ka sanay sa ganun topic. Kasi imagine mo, matatakar siya sa isang pelikula. Serbian film yan eh. Ang pagkakaalala ko nito sa kwento nito, parang na siya eh. May family na siya, retired na siya na corn star. Mm. Tapos out of funds na siya. Mm. May nag-offer sa kanya na gumawa pa ng film. Magpatuloy-patuloy pa. Art film. Oo na. Ha? Art film. Tapos, hindi na lang ako masyado magbibigay ng details kung ano yung mga disturbing na part doon. Basta, yung pinaka-ending nun yung talagang gugulat sa inyo. Yep. Wherein, dun sa pelikula na ginagawa niya, may involve na yung family niya. Okay. Ang hirap ikwento kasi sobrang disturbing talaga. Ako, ayoko ng mga ganong klase. Feeling ko, meron dito mga listeners na napanood na yan. Oo, kasi I'm sure kung the moment na nakita nyo to, siguro makukuha attention nyo, tapos parang titinan nyo, familiar ako sa mga ganyang klase ng movies. Martyrs, maganda rin pa. Actually, oo. Hindi ito yung maasim na na chichirya, iba to ah. Martyrs. Hindi, maganda to, promise. Ang ganda nito Pops, kasi siya? Two parts yun eh, di ba? Hindi, actually yung isa... parang yung una, parang yung
prologue. Di ko alam eh kung yun yung first part. Tapos parang sabi nila na yung second act, parang ganun, second act. Mm-hmm. Hindi ko alam eh. Basta, hindi ko siya pinanood ng buo, pero sabi nila brutal daw yung first part. Mm-hmm. Tapos ang pinaka-memorable lang sa akin na part is yung sa dulo. Mm-hmm. Yung parang yung transcendence na niya. Oo. Yun, oo, parang, yun nga yun. Pero hindi ko alam kung yung napanood mo na kinukwento mo sa akin is yung original. Yung original. May remake to eh. Oh, hindi ko pinanood yung remake. Oo, yung remake. Oh. But ano, pangit yung reviews ng remake. Mas maganda pa rin daw yung original nitong ano. Pero para magkaroon kayo ng idea, parang merong isang bata na nakatakas sa isang ano, sa isang secret organization. Mm-hmm. Yung secret organization na yun, nagkaroon sila. Torture. Mm-hmm. Ganun. Pero hindi, sa umpisa ng film, hindi mo pa alam kung ano yung purpose nila. Di ba? Nung nakatakas siya, napunta siya sa isang orphanage. Mm-hmm. Ngayon, may naging kaibigan siya na isang babae. Tapos yung kaibigan niya dito na babae is nung lumaki na sila, pinakita na lumaki na sila eh. Mm-hmm. Nagiganti sila. Oh, okay. Hinanting nila yung family nung ano, yung isa sa family nung doon sa secret organization. Okay. Okay. So ganun, tumatakbo yung pelikula up to the point na yung unang bata na nanggaling doon sa secret organization na yon is siya, na namatay siya dun sa film. Mm-hmm. Tapos yung kaibigan niya, nahuli ng secret organization. Ah, so siya yun? Oo. Hindi. Siya na yung naging sunod na biktima. Mm-hmm. Ng secret organization. So siya ba yung sa dulo na... Oo, siya yun. Ah, okay. Na, ano yung part na yun, yun yung disturbing na part. Oh, no? Kasi hindi na namin masyadong i-ano. Kung umitayin ko yung panoorin nyo. Kasi... Pero Paps, ang ganda nung part dun na ano, may ginawa kasi sa kanya na ang purpose ata nung secret organization is para mapunta siya sa ano, near death experience no? Mm-hmm. Tapos gusto ata nilang malaman kung ano yung makikita mo sa afterlife. Tapos ang ganda ng ending nun kasi Pops, ano, yung ending nun yung binulong niya dun sa isa sa mga leader ng organization kung ano yung nakita niya. Tapos the moment na binulong niya, nalaman na nung ano nung isa sa mga leader. Nagpatawag na ng ano meeting. Mm. Tapos nung dumating na ibang members, nag-suicide. Sino? Lahat? Hindi, nag-suicide yung leader. Nung nakarinig ko ano yung narinig ko, ano yung nakuha niya. So hindi rin nasabi? Hindi rin nalaman. At saka hindi rin sinabi sa movie kung ano yung sinabi niya. So mapapaisip ka rin talaga. Oo, mapapaisip ka. Any ideas? Ano kaya? Ano, any ideas? Ano kayang pwede? No? Ano kaya yung binulong niya? Hindi ko alam kalukuhan yung mga naiisip ko. Ako, ang pinaka naiisip ko lang siguro, ano, baka sinabi niya na wala. Wala. Walang paradise, no? Oo. Pwede, wala. No? Kasi nag-expect sila na baka meron talagang ano eh. Pag nakita mo yung ano, yung afterlife, baka may makikita mo yung ano, yung promise na ano, paradise, no? Pero siguro, feeling ko, binulong niya dun sa isa sa mga leader, wala. Wala siya nakita. Hindi. Baka sinabi, wala na daw, ano, wala puno na daw. Puno na? Kaya nakukuha ko na. Overload na pala eh. No? Basta, maganda tong, dito ako nag-umpisa sa iceberg chart. Kasi, di ba, interesting yung ano, interesting yung topic. Actually, eh. Yung unang video na in-upload ko sa TikTok is umabot agad ng ano, 300,000 views. Anong video yun? Okay, first level pa lang? Hindi. Kumuha ako ng something sa ilalim. Ang pinili ko is, nakikita ko Tumbling Doll of Flesh ko. Familiar ka doon? No. Hindi ko alam yan, Tumbling Siguro Doll. Mostly, sa inyo, first time yung maririnig yung movie na yun. Tumbling Doll of Flesh. Di ba? Ano yan? Japanese feeling yes, ko. Oo. Japanese. Yung mga Japanese, ganyan yung title eh. Oo. Japanese movie to. Tapos, ang ano to, wala namang ano eh, takbo yung story. Wala? Oo. Pinakita lang na ano, nagsushoot sila ng isang, again, corn na naman. Oo. Pero ito, medyo sobrang disturbing talaga kasi hindi siya yung normal na corn na mapapanood nyo. Talagang, hindi ko pwedeng sabihin eh. Mm-hmm. Basta, maraming dugo. Okay. May idea ka na. Madaming dugo. At saka, maganda yung pagkakagawa. Paano, mukhang totoo? Oo. Mukhang totoo. So, kasi parang dati, habang nung inaaral ko to, meron silang mga tinatawag na parang ano eh. Ano tawag na sa mga film na akala mo totoo pero ginawang film, ginawang movie. Parang totoong pinatay, for example. Ano, parang snuff.
snuff film, 'di ba? Akala ko found footage, eh. hindi ba found footage? Hindi, kasi may mga ganun eh, na parang alam mo 'yun, parang may napanood ako dati na parang may mga bumibili daw ng mga videos ng ganung klase, mga yung parang murders, ganun. Tapos parang snuff siya. Mm. Pero binibili ng mga tao talaga. So kontento sila is ano ba? Is enough ba yung sinabi mo? Ay, hindi. Kala, snuff pala. S-N-U-F-F. May mga taong tumatangkilik nun. Kaya may mga gumagawa. Oo. So, di ba, hanggat may gusto, meron talaga may magpo-produce. Ng gano'n. Sabagay. At saka natuwa ako dito, Pop, sa movie na to. Kasi, nakapanood na ako before ng mga Japanese movies na may mga gore scenes. Oh. Pero nakakatawa yung pagkakagawa. Oh. Halata. Ngayon, hindi ko alam kung halata ba siya kasi pangit yung pagkakagawa niya or halata siya dahil sinadya. Mm-hmm. Alam mo naman ang Japanese, di ba? Mm-hmm. Pag gumawa sila ng film, kailangan may pagka-weird na touch eh. Mm-hmm. Knowing Japanese, di ba? Kasi nakapanood ako before, Machine Gun Girl basta something na ganun. Parang familiar. Oo. Student siya, tapos nagigante siya. Kasi pinutol yung arm niya. Uh-huh. Tapos nilagyan niya ng machine gun. Parang yung Quentin Tarantino film, yung naputol yung paa, tapos may machine gun din sa paa. Parang Japanese ba yan? Hindi. Anong yan? Quentin Tarantino din. Oo. Basta yung sa paa, meron siyang arm malayo. Ito, sa braso. Mm-hmm. At saka yung pagkakagawa na nakakatawa. Kasi talagang pagkaputol, makita mo yung dugo, yung spray. Oo, ang dami. Halata, di ba? Usually. So, akala ko, pag gumawa ang Japanese ng gore film, yung Tokyo Gore Police din eh. Hmm. Nakakatawa eh. Hindi ako. Tokyo Gore Police. Isa rin yun sa mga nila. Sa mga films nila na ganito yung type, ganito yung genre. Akala ko, pag gumagawa ang Japan ng gore films, ganun. Baka kasi kulang sa budget. Di ba? Tapos yun pala, pag nahanap mo pa yung ibang movies na ginagawa nila, ang ganda ng pagkakagawa. Akala mo talaga totoo. Ito yung isang example. Good example to, yung Tumbling Doll of Flesh. Tsaka yung nandito rin sa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Asa na ba yun? Inahanap ko yung Ayun, yung guinea pig. 1, 2, 3, 4. Maraming parts yan, yung guinea pig. Ganda rin ang pagkakagawa. Kasi alam ko dati, na-download ko yan. May nakita ko na link na madadownload mo yan lahat. Oh. Torrent siya. Mm. Dinownload ko siya, pero kasi yung laptop ko nasira. So, nawala sa akin ngayon. Hindi ko lang alam kung mahanap ko man yung torrent na yun, madadownload pa rin siya ngayon. Anong mga napanood mo dun? Umabot ka ba sa pinaka-bottom na part? Actually, umabot ako sa, let's see, ito. Yung ito puro mga mockumentary to eh. Faces of Death. Mm-hmm. Ito napanood ko to, Traces of Death, Faces of Death, Banned from Television. Ang mga Mondo films, movies ba ito, Mondo King. Pero yung mga dito pababa, itong Death to Kufar, yung KT trilogy, hindi ko na kaya kasi totoong na to eh. Oh. Totoong footage na to mga to eh. Yun nga yung parang loophole nung gumawa nung iceberg chart. Kasi kung movies, hindi mo na siya, ewan ko, kung makukonsider pa bang movies yan, parang compilation lang siya ng mga real clips, di ba? Ng mga ewan ko, saan nila nakukuha yun eh. Siguro ito na yung mga parang snuff. Ano ba yung police files ba yan? Hindi, mga totoo actual yan eh. Actual na . Oo, actual na footage. Siguro mga in-upload ng mga Ganun din yung nangyari sa Faces of Death. Mm-hmm. Nung unang inilabas yung Faces of Death, parang documentary type siya. Mm-hmm. Na nagpapakita ng iba't ibang klase ng faces of death. Mm. 'Di ba? May mga animals na involved, may mga tao na involved. Tapos unang pinalabas 'yun, naban 'yun sa iba't ibang countries. Kasi kailan nga ba pinalabas 'yun? Around 80 siguro, 80s pinalabas. Ah, meron na 'yun, 80s. Oo, 80s. Eh, syempre yung tao, yung knowledge ng tao about doon, hindi pa ganoon kalawak. 'Di ba? Akala ng mga tao totoo 'yung mga nakikita nila. Faces of death, so hindi ba? Yun yung twist doon. Yung Faces of Death is, hindi lahat doon totoong clips. Although totoo yung stories na involved doon sa documentary. Pero yung mga clips is, yung iba, reenactment na lang. So, ang parang ang percentage noon is 60% nung
makikita mo doon is hindi totoo. Reenactment na lang. Oh, 40% or baliktad. 40% ata to, 40% ata yung peke, 60% yung totoo. Basta ganun, hindi siya 100%. Nagkaroon niya ng faces of death 2-3 nagkaroon siya ng mga sequel. Tapos siguro parang nakulangan. Gumawa ng traces of death. Ano naman yung traces? Anong difference niya sa faces? Ang pinagkaiba, ang traces of death, ano, totoo na lahat. Oh? Mm-mm. Hindi ko ano may... Basta may mga trace, napanood ako dito may, pinanood ko siya lahat. May traces of death. Pero ano, hindi ko siya na-enjoy panoorin kasi walang explanation. Oo, oh, wala. Oh, parang pinakita lang. Oo, pakita lang. Alam mo ba kung anong pang itsura? Ano yan eh, parang compilation ng clips tapos may ano lang, may heavy metal lang na music. Traces? Oo, yung traces of death. Hindi mo alam kung ano yung context eh. Basta ano lang, may makikita ka na lang, tumatalon. Diba? Tapos yung bottom part, hindi ko na... Yung bottom part, hindi siya na interesting panoorin. Unless kung malakas yung sikmura mo. Siguro, ako kaya ako lang pinanood yung sa mga bottom part na yan. Is out of curiosity na lang. Tapos yan. So, dun sa TikTok ko na yun, feeling movies lang yung ginawa nito. Tapos ngayon, napaisip ako, yung iceberg charts ba na ito is focus lang sa movies? Diba? Baka meron pa ibang topic. Baka meron pang... Sabagay, diba? So, nung pag-search ko, kasi sa Reddit pala to unang na-upload. Reddit, yeah. Sa Reddit. After nito ma-upload sa Reddit, nagkaroon ng ano, subreddit na about iceberg charts. Okay? Kung titignan mo ko ano yung pinaka-top na iceberg chart is horror cinema yung makikita mo. Tapos maraming YouTubers ang gumawa ng content out of this. Sinubukan nilang i-explain lahat hanggang baba. Actually, may napanood akong ganyan. Sino? Ang haba. Sobrang, parang isang oras mahigit ata yung video. Mm-hmm. Nakalimutan ko eh. Basta madami. Feeling ko ang napanood mo is ano, si Wendy Gu. Oh, yan. Si Wendy Gu. Wendy Gu yung napanood mo. Ang ginawa niya, gumawa siya ng content sa YouTube. Almost an hour. Ine-explain niya. Nagbibigay siya ng context para na rin siguro sa mga taong curious pero ayaw panoorin. So, isa din siya sa mga naging inspiration ko para gumawa. Pero nag-umpisa lang muna sa TikTok. Ngayon, di ganyan, gawa-gawa ako. Di, pag-check ko sa Reddit, nung iceberg charts, meron pa pala ibang topic. Okay, anong iba? Sabi mo kasi top 1 si ano eh, si horror cinema. So, ano yung nakita mo ba, yung charts na based dun sa kung ano yung pinaka-interesting sa mga tao? So, if that's the case, naalala mo ba kung ano yung top 2 nun? Ah, nakalimutan ko na eh. Pero something na ano eh. Mga ano eh, mga Amerikano lang yung makaka-relate. Pero marami naman siyang topics. Merong iceberg chart ng mga creepypastas. Iceberg chart of urban legends. Iceberg chart ng ano, band na YouTube videos. Ganun. Something like that. Tapos, na-curious ako. Sabi ko. Wala bang ano, Pinoy related? Iceberg chart. Tapos, meron gumawa. Ang ginawa niya naman is this one. Ayan o. Kung makikita mo, ano yun. Iceberg chart naman niya ng Pinoy urban legends. Oh, nice. Oh, okay. Diba? Familiar ka ba? Hindi ako familiar dyan sa iceberg na yan. Pero, familiar ako sa urban legends. So, kasi part yun, parang nung high school tayo. Paano mo ba i-explain yung urban legend? Para sa urban legends, yung parang, alam mo yun, parang nasa-spread siya through word of mouth. Tapos parang ito yung mga parang, for example, sa isang specific place, ito yung mga parang unforgettable na stories about that specific place na parang, pero most likely ito yung mga nakatakot, mga horror na kwento about that specific place na parang through time, nakikilala yung lugar na yun about that specific. Pero hindi, I don't know. Pero ikaw, ano bang definition? Well, tama naman yung sinasabi mo, urban legends. Pero kung yung iba, isipin, urban legends, puro horror-related lang. Merong iba na parang, ano eh, urban legends siya na nakakatawa. Imposible naman mangyari yun eh. Anong example nun? Oh, for example, isa sa mga sikat na urban legend din dito sa Pilipinas is yung Siopaw. Saan daw gawa yung Siopaw? Sa pusa. Pero yan, pagkakatanda ko niya nung bata ako, sikat yung kwento na yan. Naging ano yan eh, naging palusot yan ng mga nanay sa mga anak nila na ayaw nilang bilan eh.
Di ba? Parang mabili mo ako nun. Ay, huwag yan kasi gawa sa pusa yan, di ba? Ang hindi ko malaman ngayon, ano yung purpose? Sino yung una nagsabi na ano? Na ang sopaw daw gawa sa pusa. O, ito. Meron ako dito ng ano, image yan. Okay. Kung makikita nyo yan. Iceberg chart naman yan ng mga Pinoy urban legends. Hindi ko alam kung ang gumawa ba nito is Filipino rin eh. Most likely feeling ko. May ano yun, may mga loopholes pa pes. Paps eh. May mga parang tingnan mo ah, sa first level basahin mo to, ano yung nakasulat. Pare police ako. Oh, hindi naman urban legend yan eh. Pare police ako. Ano yun eh, di ba? Yung sa may ano, pag nanonood ka ng sine. Sinihan ba yan? Oo, ano yung naalala mo? Pare, police ako sa sinihan. Oo, di ba yung naalala mo? Ano yan eh, commercial? Piracy. Piracy. Oo, commercial. Parang commercial ata ng MTRCB yan. Di ba yan yung si Derek Ramsey? Oo, Derek Ramsey. Tapos ano, natapakan yung kamatis. Oo, di ba naging ano parang yan, di ba naalala mo? Yung nagtapot ng ano. Oo. Tsaka yung parang pag sinabi na ano, pagka kunwari, manonood kayo na sine, di ba? Mm-hmm. Tapos yung iba nasa labas pa, yung kaibigan mo, sabihin natin buwibili pa. Pasok ka na, natapakan na yung kamatis. Diba? Ibig sabihin nun, malapit na mag-umpisa. Kasi nag-ano na, pinakita na yung pare, pulis ako yung TSC. Pero yung iba dito, Paps, talagang legit na urban legend. For example, tingnan mo to, ito, isa pa tong mali na to. The Monkey and the Turtle. Hindi naman urban legend yan eh. Ano The Monkey and the Turtle? Parang ano to eh, fable. Parabola. Okay. Patama ba? Hindi. Pabula. Pabula. Oh. Sorry, pabula. Oh. Fable. Oh. Stories na involve animals, di ba? Oh. To give lesson. Oh. Nung bata pa tayo, elementary days natin, maraming lang tayo narinig ng kwento niya. Siguro familiar na kayo dyan sa turtle na ano. Hanap tayo ng iba. Ito, urban legend about sa Manila City Hall shape. Familiar ka dyan sa urban legend? Ito ba yung sabi nila na mo? Open shape. Oh, correct. Correct. Yan. So, kayo, mga nakikinig, try nyo, tingnan nyo yung image nung Manila City Hall sa Google Earth. Hugis, ano siya? Hindi ko na-try, pero, di ba kasi, normally, pag nakita mo yung post na yan, meron talagang, ano eh, may pictures na eh, nakasama. Mm-hmm. Nakita ko, pero hindi ko pa na-try na i-Google mo. So, ang itsura niya, yung alam mo yung ano, parang kabaong ni Count Dracula. Pag ganun yung design niya. Mm. Yung, naalala mo emo days, naging bag pa nga yan. Yung ganun. Ganun yung tura niya. Tapos from that, na-connect yung mga ghost stories na nangyayari doon. Oo, ghost stories around ano Manila City Hall na na-experience ng mga nagtatrabaho doon. Pero, di ba nga, ang urban legend is mga kwento na kumalat through word of mouth, pero hindi proven kung totoo. Hindi. Tapos, nito lately napatunayan na hoax pala 'yon kasi yung shape ng Manila City Hall is hindi binase sa kabaong. Santa sa ano siya? Shield ng mga Templar Knights. Okay. So ganun siya. So ganun siya may ahambing. 'Di ba? Yung shield ng Templar Knights may cross din sa gitna. Mm-hmm. Tapos yung shape niya, 'di ba? Parang ano rin. Yung pahaba. Pero what if 'to? Ano? Yung mga shield ng Templar Knights, hindi pala yung ginagamit pag namatay sila, yun yung pinapang-close sa kabaong. Sa kabaong. Uy, pwede. Maganda pa yan. Magandang theory yan. Magandang theory yan. Basta, marami dito. Tapos, ano pa ba yung ano? Maghanap ako ng something na ano. Eto, maganda to. Magandang ano to. Urban legend to. Pops. Yung Typhoon, ano? Yolanda. Familiar ako sa Yolanda, oh. Pero anong urban legend doon? Sabi nila na ano daw, if familiar ka sa... Parang feeling ko, sure, na parang man-made daw yun. Oo. May nagsabi noon, oo. Kung napanood mo na yung Geostorm, yung Project Dutch Boy, parang ganun daw. Parang ganun daw yung nangyari. Okay. So, man-made yung Yolanda, tapos ano, ito pa nakakatawa, may isa pang urban legend na na-connect dito sa Typhoon Yolanda. Kasi, nung year na nangyari yon. Maraming ano eh, kalat sa iba't ibang bansa yung nangyari sa Philippines. Nakakalungkot sobrang nangyari. Tapos may mga Hollywood actors na nag-extend ng tulong. Isa dun si Paul Walker. Mm-hmm. Isa dun si Paul Walker. And di ko sure kung pumunta pa si Paul Walker dito sa Philippines. Okay. Pero ang sabi nila, nung pumunta daw si Paul Walker dito sa Philippines, na-discover niya kung ano yung sikreto na tinatago ng Typhoon Haiyan. Mm-hmm. Okay? So, yun ba yung reason kung bakit? Ano? Sige, sabihin mo. Yun ba yung reason kung bakit nagkaroon siya na aksidente? Yun. Okay. Naikonek-konek. Diba? Sabi nila, kaya nangyari daw kay Paul Walker yun.
Dahil ano daw, nalaman niya daw yung sikreto, kaya ang ginawa ng Amerika. Ayun na nga. Gusto ko sabihin, ito yung tabang term, para sabihin na, sheesh, that's crazy. Oo. Diba? Yung urban legend, parang, ang kasi tayo may likas tayong ugali na pagiging marites eh. Oo. Gusto natin yung mga chismis eh, di ba? Gusto natin yung mga human chismis. Human nature na rin siguro. Oo. May likas tayo pag may naririnig tayo, parang, uy, totoo kaya yun, di ba? Mm. Tsaka kakaiba yung story. Yun yung mga nasa first level, tapos tingnan mo, ilang levels pala yan? Apat lang. Okay. Apat lang. Kaya feeling, kung tutusin, chinek ko lahat. Mm. Familiar ako sa karamihan dito, pero hindi pa lahat talaga ng urban legend napunta rito. Ah. Ito, familiar ka, Pops. Ano yung sabi mo kanina? Yung una mo sinabi sa akin na description ng urban legend. Parang word of mouth na kumalat lang. Pero kwentong ano siya? About a specific place. Hindi, kwentong ano siya? Nakakatakot, di ba? Oo, nakakatakot. Ito, familiar ka dito sa red tag patient? Red tag patient. Ito ba yung sa elevator? Oo, yan. Kwento mo sa akin. Ayun, bale, parang... meron kasing... Nasa elevator, may isang nakasakay sa elevator. Tapos, habang nandun siya sa elevator, may kasama siya na isang bata, batang babae. I'm not sure if my memory serves me well. May kasama siyang batang babae. Tapos, merong bumukas yung elevator at sa specific, specific floor. Tapos, parang nagtanong siya. I'm not sure kung ito yun, pero ito lang yung pagkakaalala. May papasakay sana. May papasakay sana. Pero sinarado nung nurse. Tapos parang tinanong nung kasabay niya kung bakit mo sinara. Sabi niya kasi meron na kung hindi mo ba alam na patay na yon, kasi parang may nakita niya na may tag na red ba yon, red sabihin patay na yon. Tapos yung kasabay niya, hindi ko alam. So ibig sabihin hindi niya pinasakay kasi alam niya na multo na yon. Oo, na multo na. Okay. Yun. Parang ganoon. So madali. Kinikilala muna. Tapos tapos nung sinabi niya yun, yung kasabay niya, sabi niya, ganun ba? Parang ganito. Pinakita yung na meron din sa red tag. Kinikilabutan habang kinakwento ko. Imagine mo, kung ikaw yung nandun, ikaw yung nurse. Alam yung todo, sarado ka pa. Tapos yung katabi mo pala, isa rin dun sa kasi pinakita niya, di ba, red tag. Parang ganito, parang ganun pa nga yung di ba? Pero hindi natin masabi kung totoo. Alam ko nga na na-feature pa to sa Nagkaroon ka ba nung dati, nung elementary ka? Yeah. Yung mga true Philippine ghost stories. Oh, meron, syempre. Di ba? Parang hindi ka 90s kid pag wala ka nun. Oo, pero pwede rin na pag nagkaroon ka nun, isa ka sa alta, rich kid ka. Hindi naman, no? Hindi. Dati naalala ko, parang hiraman pa yun, di ba? Parang pag wala ka pabili, pahiram, tapos... tatagal na ng ilang buwan, hindi na may babay. 80 pesos lang ata. 80, 120. Oh, pero pag elementary ka, mabigat na yung 80, di ba? Ang nakarami yan, di ba? Oh, parang 12 ba? Oh, 20 plus pa. Ang dami 20 plus yan. Oh. Tapos ngayon, nagkukumahog tuloy ngayon yung mga batang 90s maghanap ng collection ng ng books. Pero mo ba nagbebenta nun? Parang siguro mga collector na, Feeling ko wala na. Kasi parang karamihan ng mga nababas ng nakikita ko sa group ng mga, horror fanatics. Puro mga na lang, PDF na lang yung PDF. Nakukuha nila na tingin pa tayo ng isa dito. Saglit. Level 2 pa rin ba? Oo, level 2 pa rin. Hanap ako ng something na natin eh. Na interesting. All interesting. Ito, pinaka-OG to ng pinaka-OG to ng urban legend dito sa Pilipinas. Ano yun? Yung Robinson's Human Snake. nakakatawa na parang ang hirap isipin, pero hindi mo rin hindi mo rin maalis sa isip mo na what if totoo. Pero kasi 'di ba sabi nila, merong artista, hindi ko maalala kung sino, si Alice Dixon daw, pumunta siya sa isang mall. Tapos parang nag-fit ata siyang damit ba, tama ba? Tapos parang doon sa loob ng fitting room may parang trapdoor. Oo. Na parang nahulog siya or something. Hindi ko alam kasi ang pagkakaalala ko parang kit from there kinuha pa lang siya. Depende pa rin sa kung paano mo narinig yung kwento. Oo. Kasi yan yung isa sa mga ng urban legend eh. Iba-iba yung version. Since sinabi mo nga na kumalat siya through word of mouth. Nag-iiba-iba yung version, di ba?
pwedeng ganito version niya, ganito yung version narinig mo. Tapos lagi pa yan, lagi pa pag may nagsasabi na totoo yan, laging hindi first-hand experience. Laging sabi ni tita ko, sabi ng lolo ko, wala pa nagsabi na ako mismo naka-experience, di ba? Pero meron na bang nagtanong mismo kay Alice Dixon? Ay, eto na nga, eto. Maganda yung tanong mo, di ba? So, yun na nga yung kwento. Alice Dixon, nag-fit sa fitting room. Nagustuhan siya nung taong ahas ko, no? Na nakatira dun sa basement. Tapos bumukha. Sinabi ba kung saan branch yan? Ang alam ko, ano, dito sa, ano, yung malapit lang sa atin. Sa, along Edsa. Legit? Ay, Galilea? Oo. Okay. Yun. So, bumukas, nakuha siya sa ilalim. Nakatakas siya. Okay. Nakatakas. Tapos, itong mahirap kasi kay Alice Dixon. Nung pumutok yung urban legend yan, every time na may mag-i-interview kay Alice Dixon, hindi siya nagbibigay ng ano statement about dun. May narinig pa nga ako na isang part yun sa kwento na yan, na binayaran daw siya ng Robinsons para hindi magingay. Kaya siguro hindi siya nagbibigay ng statement. Oo, pero kasi alam mo naman, ang daling humindi magsabi ng hindi. Oo. At saka kung totoo nangyari, di ba? Oo. Ano yun? Sobrang, ano yun? Dinaig pa nun yung ano, yung pagkakadiscovery ng ano, ng Amerika sa mga aliens. Pero mo na, siya yung mismo nakakita nung ano, ng taong akas. Tapos, magdagdag lang ako ng ideas, no? Nakakatawa yun na, ang daming supporting details kung bakit daw totoo yung ahas na to. Yung taong ahas daw na to is nangingitog ng ginto. Kaya tuloy-tuloy yung swerte ng mall. Tapos, kung mapapansin mo yung logo ng mall, yung R, may mahabang parang pahaba. May rin siyang, kung ito yung R, may mahaba dito manda. Parang tsurang ahas daw. Ganun. Diba? Maraming ano eh. Tapos, the moment daw na ano na nawala na yung taong ahas na yon, kunwari, ah, namatay na. Yun na daw yung time na naungusan siya ng isang kalaban niya na mall. Which is SM. Yun, di ba? Ang galing ng pagkakatagpi-tagpi. Na mapapaisip ka talaga, ito po kaya. Tapos, ayun na, balik na tayo sa katahimikan ni ano ni Alice Dixon. Ay hindi, bago pala muna yon. Banggitin ko pala muna yung ano, yung isa dun sa ano. Sa, di ba may isang babae din? Sales lady. Ay hindi lang si Alice yon. Hindi, nito lang nangyari. Sa Palawan, Robinson's hindi Palawan. Hindi ko nabalitaan niya. Ang pagkakatanda ko, name niya is ano, Jovelyn, parang gano'n. Okay. Na ano siya, nawala. Tapos may CCTV footage, pero putol. Okay. Ngayon, nabuhay na naman yung urban legend na to. That's na ba siya nawala? Doon sa Robinson's din. Robinson's employee siya. Okay. Tapos nabuhay na naman yung urban legend na to. Nag-speculate na naman yung mga tao. Na bahala, baka may kinalaman na naman yung taong ahas. Nawas pagkawala. Pero, ito na nga, sabihin ko na nga yung truth. Nawalang katotohanan yun. Hindi totoo yung mga urban legend na yun. Kasi, alam niyo kung bakit? Mismong si Alice Dixon na ang nagsabi na hindi totoo. After ilang years, kung, ano eh, di ba, halos, yung ibang mga artista sa atin, nagkakaroon ng channel sa YouTube. Di ba, vlog. Merong vlog si Alice Dixon about dito. Sinabi niya na, yung totoo, hindi totoo itong ano na to. Okay. Oo. So, after ilang years, siguro sabi niya, ay, antayin ko muna ano, mamonetize ako bago. Kasi pwede siya magkakitaan niya yung vlog na yun. Pero weird pa din. Bakit ka mag-aantay ng ilang years bago ka magsabi ng ganito, na ganito talaga, na wala talagang ganito. Di ba? At saka nakakatawa doon, ito lang ah, yung pagkakatanda ko lang to sa kwento na to, ano lang din pala, parang nang prank lang din si Alice Dixon. Nung time na yun? Oo. Sa fitting room, ano siya, may sinabi siya na parang may ahas, ganun, nanunuklaw, parang ganun. Tapos may nakarinig, naging iba yung interpretation. Oh, pwede. Pero ng kwento. Pwede, pero hindi niya naman sinabi eh. Hindi niya sinabi, ang tagal. Kaya tuloy na ano nang ano yung kwento. Tapos pag pinanood mo yung vlog niya, doon niya kinuwento yung tunay na ano. Kinuwento niya ba na nag-joke siya? Oo. Okay. Kinuwento niya. So parang feeling ko nangyari siguro may nangyaring ganun. Tapos may kwentong nabuo na involved siya. Syempre yung pangalan niya maririnig. Pwede, diba? No? So pwedeng naging ano yun para mas makilala siya and hindi siya nagsalita para yung mystery nandun pa rin. Pwede, no? Diba? Pwede. Pwede ganun. O kaya tamang trip lang din siya, no? si Alice. After ilang years na, ano yun, na isip ng isip, ano ba? Totoo ba? Pero hanggang ngayon, buhay pa rin yun, eh. Yung urban legend na yun. Kasi hindi naman siguro lahat nakapanood ng vlog niya. Pero, yun. Pero kasi nung ano, eh,
nung nangyari yung incident kay Jovelyn, tapos di ba nabuhay yung ano, nabuhay yung issue. Gumawa pa nga ako ng content sa TikTok noon. Pero ano nangyari doon? Hanggang ngayon wala pa rin. Yung ano? Yung kay Jovelyn. Yung kay Jovelyn, yung about kay Jovelyn is pwede natin ding pag-usapan sa next natin na episode. Okay. Kung ano naman, kung gusto mo naman ang mga topics natin is about true crime. Actually, pwede. Pwede natin pag-usapan yan. Maglalagay ako ng poll doon sa Spotify na poll. Kung gusto niyo pa magkaroon ng episode 2. Pero most likely, makakapag-episode 2 tayo kasi pwede. Mahaba na yung episode natin ngayon. Pero sobrang, yeah. Sobrang, ano eh? Sobrang lawak. Sobrang lawak. As in, sobrang ano. Tsaka ano, ano ba yung term nila doon? Masushoot ka sa rabbit hole talaga. Actually, no. Diba? Dati ginawa ko yan. Nag-ano ako ng mga ganyan. Tapos parang, alam mo yun, yung suggested videos ng sunod, parang, uy, ano to? Hanggang sa parang ilang oras ka na, tapos kung ano-anong part ng YouTube ka na napunta, pati yung, alam mo yun, yung meron kang sinabi sa akin na, ano yun, yung parang walrus. Ay, obey the walrus. Oo, obey the walrus. Grabe. ano, ganun din nangyari sa akin. No? Kasi gusto kong mag-content, pero ako pa yung nawili sa content. Di ba? Bitin, no? Don't worry. We will have a second part with Tito James of Magic Manila. Follow our podcast to be notified once we upload new episodes. Stay safe, everyone.